Hello guys, welcome back dito sa ating channel. Ngayon na ulit tayo nakapag-vlog kasi nga medyo na busy tayo ng mga nakaraang araw. At ngayon, ang gagawin natin ay yung request na karamihan sa ating mga subscribers. No, yung basic ng Photoshop. Bali, yung tuturo ko ngayon sa inyo ay yung pinaka-basic lang talaga na magagamit nyo sa mga business nyo, paggagawa ng mga promotional ads, and also sa mga nagbablog, no, sa paggawa ng mga thumbnail. No, kaya tapusin nyo yung video natin ngayon. Sigurado ako pag natapos nyo to ay marunong na kayo sa Photoshop. No, kumbaga pwede na kayong makagawa ng mga output sa Photoshop. Okay, kung bago ka pa lang sa ating channel, ako nga pala si Dixie, isa akong public school teacher, computer technician, and entrepreneur. Ang business ko ngayon ay digital printing. Kaya, yan. Dito ako ngayon sa aking munting shop, dito sa bahay. No, dito nyo ako lagi nakikita ang nagbablog. No, kasi, bawat may trabaho tayo dito ay sinasabay ko na rin yung pagbablog. So, simulan natin. Bali, i-re-record lang natin yung ating screen. Dun sa mga nagtatanong kung ano yung screen recorder na ginagamit ko, kasi marami na akong mga video tutorial na merong screen recording. Ang ginagamit ko ay Bandicam. Nung may nag-recommend din sa akin to na isang nag-comment dun sa aking video. Siya yung nag-recommend sa akin ito at maganda naman. Kaya kung gusto nyo gumawa rin ng mga tutorial or lalo na yung mga teachers, no, para sa mga estudyante nyo, gumawa kayo ng mga video, ay pwede to, pwede nyo magamit. Okay. So, i-re-record ko muna yung ating screen. Ayan. Ayan, na-record ko na. At punta na tayo dito sa ating Photoshop. Okay. Bali, yung Photoshop na gamit ko ngayon ay Photoshop CS6. No, hindi ako gumagamit pa ng mga latest na version. Hindi pa ako nakapag-download nun. Kung gusto nyong humingi ng mga link, ay mag-comment lang kayo sa ating comment section below. No, i-comment nyo yung email address para isend ko yung link ng download link nitong Photoshop. Okay? Para matulungan ko rin kayo na makapag-download ng Photoshop application. Okay, simulan natin. So, dito na tayo ngayon sa ating screen. No, at makikita nga natin na open ko na yung Photoshop. So, mag-ano tayo ng sample dito. Hanap tayo ng sample. Wala na tayong ibang isa sample kundi yung akin ding mga thumbnails sa mga vlogs. No, siguro yung pinaka-latest ko na vlog. At ito nga yung jigsaw puzzle printing. So, ito, kung mapapansin nyo, yung picture na to ay hiwala yan. No? Ang pinaka ano ng Photoshop talaga ay meron siyang layer panel. Ito. So yung makikita nyo dito, layer panel yan. So layer. Itong picture ko na to ay hiwalay na image yan. Yan. Nakikita natin dito na ito, dito yung galing yung picture na yan. Baka ito yan. Yan. No? At clean up ko lang. No, kung paano gawin yan, meron tayong dalawang procedure na ituturo ko mamaya. Kapag ka ganun kasi na picture, no, ay hindi ito kaya ng isang proseso. No, kasi ang ginagamit ko, kalimitan dito, pagka yung plain background, kagaya nito, wait lang. Open natin. Bawa itong logo na to. Yan. Para matanggal mo yung background niyan, naka-index siya so hindi natin ma-edit yan. Palitan natin yung mode. RGB. Yan, ang ginagamit ko dyan is itong Magic Eraser. Yan. So yung mga ganun, naka-group yan, i-right click nyo lang. So ito, right click, Magic Eraser. Yan. I-click nyo lang yan. Ayan. So dahil plain white lang yung background, kaya wala nang background yung ano natin. So pwede mo nang ilipat to dun sa mismong ano natin. So yan, o, diba? Yan. So yan yung isang paraan nung pagtatanggal ng background. Pero itong case natin dito, ito ipapakita ko, ah. Yan. Itong case natin sa ano na to, sa picture ko na to, ay hindi naman siya plain background.
No, kaya hindi natin pwedeng magamitan ng ganong proseso. Okay, kaya ang gagawin natin, okay, open ko lang ha. Ayan. So, bali, ang gagamitin natin dito is pen tool. No, yun yung medyo mahirap na kailangan yung aralin. Kasi not all the time ay plain background yung tatanggalan natin ang background. Lalo na dun sa mga nagbablog nga. Yan, so para ma-achieve nyo to, na nakalagay yung mukha nyo sa plain color or ibang background, yun yung gagamitin natin. No, kasi yung iba nagtitiis dun sa mga mobile editor, mobile app, no, at ako hindi ako masyadong ano dun, mas ano pa rin ako sa Photoshop. Okay, so tuturo ko sa inyo, ang gamit dito is pen tool. Okay, so paano gawin yon? Una, yan, i-duplicate muna natin yung ating image. Yan, duplicate natin. Ang purpose kung bakit natin din duplicate yan ay para may backup tayo. In case magkamali kayo dito, yung original image natin ay nandito pa rin. Ang shortcut sa pag-duplicate, ulitin natin na, is Control and J. Yan, Control J. Kung kayo ay hindi pa masyadong sanay, ang pwede nyong gawin ay right click and duplicate layer. Yan. So pwede rin ganon. No? Pero dahil ako nga, medyo matagal na rin ako nagpo-Photoshop, yun na yung ginamit ko. Okay? So ngayon, simulan natin yung pagtanggal ng background. No, medyo mahirap yan. Ayan, magulo yung aking background dyan. Kaya nakakahiya din kung yan yung ilalagay ko sa thumbnail. No, kaya tinatanggal ko yung background. Okay, so simulan natin sa part na to. Okay. So pen tool yung gamit ko, ito. Pen tool, and make sure nyo na nakapat. Ito, pat yung pipiliin, hindi shape. Okay? Yan, para mas madali, i-zoom pa natin, control tsaka plus sa ating keyboard. I-zoom nyo lang, zoom out. Yan. Para na mas maano nyo yung mga details. Okay? So hindi ko na masyadong gagandahan yung pagkakaano. Basta ganun lang naman yan. Ang core point, ayan. Pagkaano yung core point, tantyahin nyo lang kung saan kayo magkocurve. Ako dito. Ayan, ang core point, dito ako maglalagay. Ayan. And then dun ulit sa may kanto, ang core point. And then hold nyo yung control. Ayan, and i-curve nyo. Ayan, and dito ulit. Ayan, kasi dadamay ko yung... And pag gusto nyo i-move, hold nyo lang yung control. Hold nyo yung control at galawin nyo yung anchor point, no? Para magalaw nyo siya. Okay, so dito naman, medyo pantay ito. So, dito ko nilalagay yung anchor point. Next anchor point is dito. Then, add tayo ng anchor point sa gitna. Hold control. Yan, and then, i-curve na natin. Yan, ganun. And dito ulit sa taas. Yan, dito. Then, mag-curve tayo. Yan. So, ganun lang. No, paulit-ulit lang yan hanggang matapos mo yung buong paikot. Hanggang mag-meet yung first anchor point and yung last na anchor point. Yan. So, anuhin ko lang. Bilisan lang natin ng konti. No, para makita nyo mamaya kung paano. So ito sa una medyo mahirap, pero habang tumatagal naman, halos kabisado nyo na yan. Madali na lang siya tandaan. Ayan. Okay, ano natin. Tingnan natin yung... Ayan. Dito ulit. Then, dito. Ayan. Kaya medyo mahirap din mag... gawa ng thumbnail, no? Hindi rin basta-basta. Okay, sa pagbablog, yun nga, kailangan talaga matyaga. Kasi mula sa pag-i-edit din ng mga ganito, mag-consume ka rin ng ilang ng oras talaga. No? Yan. So, ganun lang, unti-unti. Huwag na natin masyadong perfectin kasi hindi na, pang sample lang naman to. Ayan.
Pagka nagkamali kayo sa paglagay ng anchor point or pag-move, ay ang gawin nyo lang, i-control J lang, no? Undo nyo lang. Step backward tayo. Yan, gaya nga, nagkamali tayo. Yan. Step backward lang. Yan. Step backward. Ganun lang ginagawa natin. Diba? Mamaya makikita nyo kung paano tanggalin yung background. Lalo na dun sa mga bago pa lang. Sana makatulong to sa inyo. Ito talaga yung pinaka-purpose ng Photoshop. No, para sa akin, ito yung pinaka-nagagamit ko lagi. Yung pagtatanggal ng mga background. Maging dun sa mga nag-digital printing, ay gamit din to. Lalo kung merong design, yung inyong mga customer na merong background. No, yung mga logos nila. Ay kailangan gamitan mo ng mga ganitong pamamaraan. Kaya matrabaho din. Okay, malapit na tayo matapos. Konting ano na lang. Okay. So dahil dito, pantay na rin yan. Gagawin natin, imi-meet na natin yung dalawang anchor point. Yan. So na-meet na nung first anchor point, yung... Ay, nung last anchor point, yung first na anchor point. At kung mapapansin nyo nga, yan, meron na tayong path. Yan, nagawa na niya paikot. Ngayon, ang gagawin natin para matanggal natin yung background, i-right click natin sa loob, or kahit sa labas, pwede rin. And then, make selection. Yan. Then, control J. Meron na kayong selection. Ayan, mapapansin nyo, nakaselect na yung paikot na yan. Control J na. Duplicate. Ayan. So, ang na-duplicate lang dyan, yung nakaselect. Ayan. Kaya mapapansin nyo dito, sa right side, wala ng background. No? Kaya pag hinide nyo yung dalawang layer sa ilalim, ayan na yung mangyayari. Wow! Wala ng background. Ngayon, pwede na natin itong i-move. Ayan. Pwede na natin itong ma-move dito sa pinaka-main ano natin. Ayan. So, halimbawa, ito ay wala ito kanina. No. Yan, ito yung ilalagay natin. Yan. Then i-resize mo na lang. Sa pagre-resize dito lagi sa diagonal na ano, pa-diagonal lagi. No, and i-hold niyo yung shift para proportion. Yan, din tantyahin niyo na lang. Tantya-tantya na lang kung saan siya magpi-fit. No, di ba? And kanina meron tayong glow. Ayan o, yung parang nag-glow. Ayan. So, para ma-achieve nyo yung white na yan, no, marami akong nakikita sa mga thumbnail na gano'n, usong-uso yan. So, para ma-achieve nyo yan, ito naman yung next na pinaka-useful sa Photoshop. No? I-right-click mo yung layer mo. So, right-click natin to. Ayan, selected yung layer na yan, yung mukha ko na yan. Ayan. So, blending options tayo. Blending options and piliin nyo yung glow, outer glow. Yan. Sa akin, outer glow kasi ginamit ko yung size, yan, i-resize nyo lang. Yan, diba? Yung iba naman, yung parang line, ang ginagamit nila doon, itong stroke. Yan, stroke. Hindi yan yung, ano ha, hindi makagalaw. Hindi yung parang border yan. Yan. And then, piliin mo lang yung color, palitan mo lang ng white. Kasi black background tayo. Ayan. And then, i-adjust mo din yung size. O, ba? Diba? So, meron ka na agad stroke na maganda tingnan. Hindi makalat. O, ba? Diba? Ayan. So, ganun lang kadali. Ganun lang kadali yung paggagawa ng thumbnail. And itong mga text naman na to, itong mga text na to ay ina-add lang natin yan. O, ba? Diba?
Bawa, wala yan. So, ang gamit lang dyan, ito. Type tool. Yan. So, i-ano mo lang, horizontal. And then, select mo yung font. Ako, impact. And yung color ko ay parang mustard. Yan. And then, i-type natin yung gusto nating i-type. Yan. Jigsaw puzzle printing. O, diba? Then, move tool. Yan. I-move natin. I-resize na lang natin. Para sumakto. Ayan. Ganun lang siya kadali. And ito naman, tong arrow na to na nakikita nyo, dito yan sa shape. Ayan. So, custom shape. Right click nyo lang to. Lalabas yung mga options. May line, iba-ibang shape. Custom shape. Ayan. May mga shapes ditong madami. Dito ko kinuha yung parang arrow na yan. May mga built-in na kasi dito na mga shapes. Pero pwede ka rin gumawa ng custom shape. No, sa sarili mo. Kung gusto mong shape. Tapin natin yung arrow na yan. So, ito yan. Ito yan siya. Yan. I-ano mo lang. I-drawing mo lang. Yan. Lalabas na siya. O, oh, diba? And pwede mong i-rotate-rotate yan. Saan-saan. Pwede mong i-control T-transform. Flip horizontal, pabaliktad. Yan. So, maraming pwedeng gawin. Basta alam mo yung mga bagay na yan, ay buhay ka na. No? Kaya mo nang makagawa ng mga ganitong design. No? Wow! Thumbnail, or pwede rin mga promotional ads. No, na kagaya nito. Papakita ko sa inyo. Dito. This PC, Photoshop files. Ito yung sa printing ko kasi. Yan, gumawa tayo out of these images. Yan, gumawa tayo ng promotional ads. Yan. So, yan, para sa mga resellers natin. So, yan. Yan, mga layers yan. No, ganun lang sa Photoshop. Kung ano yung sa pinakataas, syempre, matatakpan niya yung mga nasa ilalim. Diba? Ganun naman pag layer. Diba? Kaya nga tinawag nila layering. Kung ano yung sa ilalim, yun yung matatabunan. No, kaya alamin mo din kung ano yung mga dapat nasa taas. Ayan. And ako, ito, ginugroup ko yan. Yung mga para sa jigsaw, nakagroup na yan. No, para hindi kayo mahirapan. Sa mga nagtatanong kung paano yan, simple lang din. Yan. I-select nyo lang yung mga gusto nyo i-group. Right click. And then, i-drag nyo dito sa baba. Ito, group from layers. Ayan. So meron na kayong group. Pangalanan nyo na lang. O, oh, diba? Pero ako, hindi ko naman i-group yun. So, step backward tayo. Yan. So, ganun lang. No? And, I hope, nakatulong tong simple tip na to sa basic Photoshop natin. At, para makapanood ka pa ng mga tutorials na kagaya nito, marami ka pang matutunan sa mga susunod kong tutorial. Kasi pag wala tayong printing and repair, ay ganito yung gagawin natin. No, mag-tutorial ako ng mga about sa software. No, kung paano gamitin. Susunod yung mga video editing, sigurado maituturo ko rin sa inyo 'yan. Okay, hanggang diyan muna tayo and I hope meron kayong natutunan. Kung meron, please hit naman yung ating like button. At syempre, huwag niyo kalilimutan yung red, no, yung subscribe button at yung katabi noon, yung maliit na notification bell, yung all. Para every time na meron tayong upload ay ma-notify kayo at makapanood kayo ng ating mga tutorials. No, kasi 2 to 3 times a week ay nag-upload ako ng mga videos, mga tutorials, no, about sa digital printing, computer repair at mga tips na sigurado akong marami kayong matututunan. Muli, maraming salamat sa panonood at ingat po tayong lahat.